May pumunta dito ang yellow na multicab. At napansin ko, kahawig ito ng aking multicab. At pinaghinalaan pa sila na sila si Pulomulok Native Chicken. From Basag, Tibuli, South Cotabato sila at gusto nilang kumuha or mag-avail ng ating Decal Brown at Rhode Island Red. Ito yung available package natin, apat na hens at isang rooster na Rhode Island Red. Para yung anak nila, F1 pa rin. Dalawang package yung kinuha nila, kaya 14,000 pesos. Easy deal. Ay, napapakain na kami dito sa aming mga galang manok. So, si Red, si Junior, nakapasok doon sa ating breeding pen number 2. Ayan, may mga bisita tayo. Ayan. Yung unang papakainin namin ngayon ay aming breeding pen number 1, mga native chickens natin. So, may itlog doon, no? Fake eggs. Yan, fake eggs. So, kakaunti na lang itong ating mga native chicken. At, pasensya na po talaga sa mga gustong kumuha nito. Available lang po natin dito is mga hens natin. Yung mga roosters natin din natin ibibigay, no? Kasi nga, medyo matagal talaga mapalabas ng ganito kalalaki mga roosters. Kita nyo naman yung mga roosters natin na sobrang mga malalaki. At sobrang tatangkad din, no? Kasi nga, selected na selected ko to. Mahirap talaga mapalabas ng ganitong breeds. Don't worry, no? Dahil malapit na matapos yung in-order nating incubator. At kapag natapos yun, babanatan natin ng incubate itong ating mga native chickens. Para yung mga orders natin, hindi na po mag-stock up. Yan. Goods na goods, mangitlog ang ating mga native chickens. Dahil kaya lang naman nila tapatan ang ating breeding pen number 3. Kahit kakaunti lang sila. Malakas silang mangitlog dahil nga hindi na sila naglilimlim. May nakapasok dito na black ostolorp. Ito, isa. Andiyan lang muna siya dahil kukunin lang natin 'yan pag okay na, no? Pag dinabisi. Yan, kukunin ko 'yan mamaya, joke lang. Ayun, mga bisita natin, entertainin natin 'yan mamaya. Ito na lang yung mga natira natin sa ating bagong setup dito na Decal Brown. Yung Rhode Island Reds, yung roosters natin dito is Rhode Island Reds dahil nga yung papalabasin natin dito is F1 na production. Yan, so dito si Junior sa yung bumabanat ngayon sa mga babae nating manok, no? So, itong mga babaeng manok natin ay sobrang malalakas mangitlog dahil nasa tamang edad sila para sa pangitlog. Pag nakakuha na ako ng mga similar nito, no? Paunti-unti ko na itong i-dispose. Sa ngayon, napakamahal ng Decal Brown ngayon sa amin. Tumatakbo hanggang 2,500 pesos yung presyo. Pero dito, benta ko naman. Package tayo dito, isang rooster, tapos apat na Decal Brown na hens, no? Ay 7,000 pesos lang. Yun yung package natin dito. So yung mga roosters natin na medyo nasa RTL age, no? Yan, parang RTL na babae. 4 months old. So mga next month babanat na to, no? Magiging active na sa mating. So yung pinapakain namin dito, same pa rin. Decal Brown tayo na fo-focus ngayon dahil gusto ko talaga na palabasin nila. Yung mga hybrids natin, kukuha tayo ng similar dito para yung kanilang maproduce is dark brown eggs, no? Hybrids na dark brown eggs yung ating ipapalabas, malakas mangitlog, which is tamang-tama kasi nga, itong Decal Brown natin, hybrids, no? Hindi pure heritage chicken. Combination po ito ng Rhode Island Red and White Leghorn. Hindi natin pwedeng i-breed dito yung ating F1 na lalaki. Kasi kapag binread natin sila, yung kakalabasan is F2 na or second generation. So yung ating dapat na lalaki dito is Rhode Island Red. Which is ito nga, yung mga Rhode Island Reds natin. Yan. Para yung mapalabas nila natin is parang F1 pa rin, no? Or mas pinalakas pa yung linyada or genes ng Rhode Island Red. At may kakaunting ano na lang. Sabihin natin 3/4 na Rhode Island and 1/4 na White Leghorn. Which is super good. No? Dahil nga ano siya, mas maganda siya kumpara sa F2. Yan na jeans. Yan. Or mas sabihin natin mas maganda siya kumpara sa F1 na jeans. So sobrang ganda talaga ng ating mga Decal Browns sa ngayon, no? Super perfect yung pangangatawan nila dahil nga arugang aruga natin. Yan, no? Sobrang gaganda nito. Kanina, no? 73 to sila kanina, 73 hens. Eh, nabawasan ng 8. So, nasa,
63 lang pala, no? 63 hens lang. Tapos mabawasan ng 8. So, nasa 55 na lang tong hens natin. So, bukas, nakakuha na ako ng sibilan dito kanina dahil nga bumaba dito si Red, no? Kasi Junior, yan. So, mag-iiwan lang ako dito and the rest, kayo nang bahala kung gusto nyong bumili, no? Itong ating decal browns. Yan, sobrang mura lang siya dahil nga gusto ko makaganito din kayo ng mga lahi. So, kapag nakakuha ng similya, dito, ilalagay natin dito sa ating hybrids, no? Which is yung pinapalabas talaga natin. So, ngayon, ang hybrids natin ng mga manok. Yan, so ngayon, mapapakain si Papa natin mga hybrids. Pasok tayo dito. Itong hybrids kasi natin, sobrang liliksi na talaga nito dahil nga maintain na maintain. Wala si Bossing dito, no? Sa sunod na mga vlog, ipapakita ko siya. Dahil honorary recovery stage pa siya ngayon. Yan, napilayan kasi si Bossing. So ngayon, dito pa naman si Brownie, ang ating decal brown, at ating bird, no? Na si Baraw. At ang ating yellow copper. Light success natin dito pa rin active. Ang Joshy Giant, no? It's not active pa. Black Ostolorp natin na malaki ito, si One Eye. Hindi pa masyadong magaling mag-mate. No, ba't ng bata pa, sobrang malalakas silang mga itlog ngayon. Dahil nga, maintain na maintained. Napakaganda ng hybrids mga ka-native, no? Kung ako sa inyo, mag-focus kayo sa hybrids dahil napapalabas natin yung malalaki. Yan, upgrade lang tayo gamit ng ating Jersey Giant. Which is itong 5 months old natin. Not ready pa, no? Pero siguro next month, magsistart na to. Batang bata pa kasi mga ka-native. Yung kanyang tahid, yan, no? Di pa tumutubo. At ating yung mga crowns niya naman or padong, no, hindi pa masyadong malaki. Yung isa yon, yung ating halos same naman sila ng laki. Pero napansin ko para mas matagal ito yung bata. Yun yung bata natin, no. Sa laki pinakamalaking paa dito, no. Isa yung ating yellow copper. Yan, sa bigat talaga si Bossing, pinakamabigat dito. At yung bird natin. Last time kasi nung pagtimbang ko sa ating Jersey Giant ay magaan to, no? Parang almost 3 kilos lang. Yan. Pero yung Jersey Giant kasi magmamature to, no? Magiging fully grown siya sa edad na 1 year old. Yan. So 1 year old, tignan natin kung gaano kalaki itong Jersey Giant. Yan, no? Sobrang excited ako mapalabas ng mga lahi nito. First na lahi nito, no? Kapag nag-relate siya, talaga magsistop ako sa pagbenta. Dahil nga, kukunin ko muna yung similya nito bago ako mag-expose ng mga similya niya. Yan. Dahil nga, sobrang mura lang ng similya ng aking Jersey Giant. Jersey Giant, no, 5,000 pesos yan kapag matured stage na. So, dito sa atin, murang-mura lang. Pero hindi ako magbebenta ng pure na Jersey Giant kasi ibang usapan na yon. Dito kasi sa atin, pinapalabas natin yung the best na heritage chicken or the best na hybrids. Yan, ito, galing Brahma, no? And Sussex. Yan, napakaganda. No, kayang-kaya 'yan. Kaya-kaya itong ating Jersey Giant. Ano, sobrang ganda dito. 'Yun yung kinagandahan talaga pag nag-eksperimento ka na perfect mo yung eksperimento mo. Talagang maganda yung kakalabasan. Yung eggs nito mag-harvest na naman si Papang. Busy pa si Papa ngayon. Nag-entertain pa siya sa ating mga bisita. May bayar na naman tayo. Tip ko lang sa inyo, pag nag-aalaga kayo ng manok, mahalin nyo talaga sila dahil maganda yung performance nila pag minamahal natin sila. Tipid sa pagkain. Bakit nga ba tipid sa pagkain kahit marami tayong manok? Kasi tayo yung gumagawa ng feeds natin. Pang-layer na manok, no? Doon lang sa mga extra-extra ng mga poultries. Yan. Binibigay ng mga essential sa atin, essential bimeg. Yan. Siyempre binibili din natin, no? Tapos mga ka-native, yung kinaganda nito, haluan nyo ng corn grits or hammered kung meron kayong mga mais, no? Mas makakatipid kayo, lalong-lalo na kapag meron kayong miller, and lalong-lalo na, no? Kung kayo na yung gagawa ng feeds nyo, bimili kayo ng pelletizer, mas maganda yun. Yan. Kaso nga lang, mas mahal yung pelletizer, no? Mahal talaga. Yan. Kaya ako wala pa akong budget para sa pelletizer, focus pa ako sa incubators, and sa pag-upgrades ng pag-upgrades dito sa ating mga alaga.